magandang araw sa inyo mga kaibigan, no. Bali, marami kasi nagtatanong, nasa magkano nga ba yung pagpapagawa ng kitchen cabinet? Bali, sa video na to, i-explain natin kung magkano yung magiging costing ng isang cabinet maker para magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga customer, para hindi sila naloloko o kaya hindi sila na-scam. Hindi sobrang taas yung singil sa kanila, hindi rin sobrang baba yung singil sa kanila to the point na tatakbuhan sila. So, ayun guys, no? As we go on this video, mas lalo nyo maiintindihan kung paano nagpipresyo yung mga cabinet maker. Panoorin nyo guys hanggang sa dulo dahil may mga trivia ako na sasabihin pagdating sa dulo ng video. Ngayon naman, remind ko lang, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe na kayo para lagi kayo updated sa mga future video tutorials namin. So, start na tayo! So, ayan, no. Guys, no. Start natin sa paggawa ng design. Bali, gamit natin is SketchUp na application. Simple lang naman. Bali, pagpasensyahan nyo na guys, no. Kasi hindi naman ako professional sa pagde-design gamit ang SketchUp, kaya yung mga basic lang tayo yung gagawin natin. So, bale, etong kitchen cabinet na gagawin natin na may haba na 2 meters. Modular siya, guys, no. Bali, hatiin natin ito sa tatlong carcass. Yung isa mas mahaba dahil doon nilalagay yung lababo, ayan. Yung dalawa naman mas maikse, mas makitid, magiging pure cabinet lang yan. Bali, ayan ah, gagawa na natin. Kung paano natin siya i-drawing dito, ganun din natin siya i-cut. So, ayan, nilagyan na natin ng brace yung ibabaw. Importante yan guys, para mapanatili nating squalado yung ating cabinet. Okay. Sa mga nagtatanong kung paano nga pala ako natuto mag-design sa SketchUp, bali, YouTube lang din. Hindi ako nag-aral. So, ayan. Buo na yung carcass natin. Pati yung likod, yung brace. Buo na rin. Start naman natin yung pinto. Ayan. Lalagyan na natin siya ng pinto. Okay. So, bali sa pagde-design guys, no, consider natin lagi yung sukat ng ating area sa gagawin nating project. Okay, so tapos na yung pinto, maglalagay naman tayo ngayon ng baseboard. Okay, urong lang natin yan para makakapasok yung paa natin kapag kumilos tayo sa ibabaw ng kitchen cabinet. So, ayos na. Ayos na yung cabinet natin. Start na natin ngayon yung paglalagay ng countertop. Sa design natin, ang ilalagay natin na countertop ay synthetic na granite. Ipapatong na lang siya, no? So, bali, modular na modular itong design na gagawin natin. So, ayan. Tutuklam ko kayo guys sa video natin ngayon para marami kayong matutunan. So, ayan. Okay na yung bottom cabinet natin. Hanging cabinet naman yung susunod natin. So, ayan na nga yung ating hanging cabinet. Siyempre, 2 meters yung haba sa baba, 2 meters din yung haba sa taas, no? Bali, hatiin natin sa tatlong part itong ating kitchen cabinet. Yung dalawa, equal parts, tapos itong pangatlo, kung nakikita nyo yan, mas maliit, mas maikse, dahil dyan ipopwesto yung ating dyan natin i-install yung range hood ng ating kliyente. So ayan, maglalagay tayo guys ng extra board sa ibaba dahil dyan natin ituturnilyo yung range hood para hindi siya umuntog sa pinto ng ating hanging cabinet. So, okay na yung carcass natin. Next na natin ay pinto. So, ayan. Lalagyan na natin siya ng pinto. Then, hindi ko na masyado pinakita dahil nakita nyo na kanina paano ginawa yung pinto.
lalagyan naman natin siya ng brace sa likod. Yan. Yan yung kakapit sa wall kapag in-install natin. Diyan tayo magtutornilyo. So, open lang yan guys, no? Yung likod ng hanging cabinet natin. So, tutok lang kayo guys. Ayan. Buo na yung ating hanging cabinet. Pupesta na natin yan sa taas ng ating bottom cabinet. So, ayan na. Simpleng disenyo. Simple. Remind ko lang kayo guys, no, sa video natin na to, ito yung pinaka budget friendly na kitchen cabinet na maibibigay ko para sa inyo. Yung costing nito, labor materials, pati kung ano pa yung mga overhead expenses na idinadagdag ni cabinet maker. So, ayan, kunin na natin sukat ng lahat ng panel. Ayan, lahat ng panel ng boards para ililista natin yan sa cut list optimizer para makikita natin kung paano natin ikakat yung boards para ma-maximize natin walang matatapon. Tsaka kung ilan din yung magagamit natin ng materials na plyboard or plywood. So ayan, kinukuha na natin lahat. Mamaya, nakalista na yan lahat sa cut list optimizer. Mahalaga yung cut list optimizer guys, no, dahil itong app na to, ayan, namamaximize niya lahat. So kung mapapansin nyo sa bandang gilid, ayan, nakalista na lahat dyan ang panel natin. Ayan, based sa kanya, 5 yung magagamit natin na boards. So ito na, bill of materials na tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, 5 pirasong dual face laminated plyboard ang magagamit natin. Magkano ang isa niyan? So naglalaro yan sa 3,000. Merong mas mababa pero hindi ganun ka-quality, meron din namang mas mataas na mas quality. Pero dun tayo sa average sa 3,000 na quality. Tapos pinto natin 10 piraso sa cabinet na gagawin natin. So 10 concealed hinges din ang gagamitin natin, 10 pares. Magkano ang isa niyan? 150 pesos. Merong mas mababa, merong mas mataas. So sa average tayo, 'di ba? Pero tawag nito, soft close mechanism na 'yan, yung concealed natin. Of course, nandiyan yung screw at tox. Pag inassemble na natin, kailangan natin 'yan. Pag ininstall na natin sa pader, kailangan na rin natin 'yan. Edge banding para matakpan yung mga pinagkatan natin, no? Kailangan din natin. Wood glue, of course, para mas matibay yung kapit, hindi lang sa screw umaasa yung ating mga boards. Banding cement, ano nga ba yan? Banding cement, yan yung rugby na pinandidikit sa edge banding para dumikit dun sa board na ginagamit natin. So, ayan, total na natin. 17,000 inabot ng materials natin guys, no. Ngayon, magtototal naman tayo ng kung magkano abutin ng labor. For 5 days, kasama na yan yung installation, delivery and installation. So, bale, magkano nga ba ang skilled ngayon? 1,000 skilled worker. Ang helper naman, 500. Hindi pwedeng walang helper guys na katulad ng sinasabi ng ibang customer, kaya mo naman yan mag-isa eh. Hindi ubra ng ganun, di ba? Kailangan laging may helper. Kung pipilitin natin siya lang mag-isa tumrabaho, baka hindi maayos ng gawa ng ating karpintero. So, ayun. Bali, i-add din natin dyan guys, no? Ina-add din ng mga cabinet maker na katulad ko, yung, of course, utilities, electricity sa paggamit ng mga power tools, and of course, yung tools depreciation, dahil hindi naman magagawa yung order nyo ng modular cabinet kung hindi naman tayo gagamit ng mga power tools. So, I think naiintindihan naman siguro ng mga kliyente yan kung bakit kailangan natin na isama yan sa costing. Or else, kung hindi nalang maintindihan, pwede naman sila magpagawa sa atin or kayong mga customer, pwede kayo magpagawa sa amin. Hindi namin sasama yung electricity at tools depreciation sa costing, pero kayo bibili ng tools.
'di ba? So hopefully nagkakaintindihan po tayo dito. Kaming mga maker, tapos kayo po mga customer. So hopefully this video nakakatulong po sa inyo para may idea kayo kung paano nagko-cost yung isang cabinet maker. Of course, mobilization, kailangan natin yan didagdag. Para saan nga ba yung mobilization? Siyempre, pagbili-bili ng materyales, pagpunta sa kliyente, pagsukat. Okay? So, ayan, marami pa. Marami pang gamit yung mobilization. Delivery fee, of course. Dinadagdag natin yan. Nakabase naman yung delivery fee, depende sa location, sa layo o lapit. Of course, 10% miscellaneous. Dahil hindi mo naman maililista lahat eh. Hindi natin maililista lahat ng materials na kailangan natin. Meron tayong pagkukulang, of course. Hindi natin mapaperfect yan. So, dyan nakalaan yan, miscellaneous. So, ayan na. 43,966 pesos ang inabot ng ating simple kitchen cabinet. So, ayan na, guys. Maraming salamat. Video regarding dun sa costing ng cabinet maker, labor and materials, plus overhead expenses, tsaka yung other charges na nilalagay ng cabinet maker sa modular cabinet, modular kitchen cabinet. Bali, guys, no, kung napansin nyo, dun sa computation natin, inabot siya ng 43,000 for 2 meters length na modular kitchen cabinet. Sobrang simple noon, guys. Bali, so sobrang simple noon, wala pa siyang drawer. Cabinet lang talaga siya, literal. Wala siyang drawer, wala siyang pull-out basket, wala pa siyang mga door handles. Okay. So, literal na modular kitchen cabinet. Ngayon, kung lalagyan naman natin ng ibang specs katulad ng drawers, madadagdagan yung presyo niyan. Magkaka-iba pa yan kung soft close ang mechanism natin, kung push to open yung mechanism natin na gagamitin, or ordinary mechanism, or 3-fold drawer slide, or 1-fold drawer slide. Yan. Isa pa, yung kitchen pull-out baskets natin. Magdidepende pa rin yan sa kung anong size ng i-install natin. Dahil syempre, pagka-assay natin yun sa carcass, no? So, kung ilang piraso, kung isang kitchen basket, kung dalawang kitchen basket. So, ayun. Tapos, door handle, magkakaiba pa yan. Merong mumurahin. Merong mga finger pull door handles na mumurahin. Okay? Pero kung ang gagamitin ay continuous handle, of course, mahal. Diba? So, madadagdagan na naman ang costing natin sa presyo ng materyales and of course, labor. So, yun yung mga dapat i-consider, guys, no? Every time na nagdadagdag ng specs sa modular kitchen cabinet, nagdadagdag din ng costing ng labor and materials sa presyo. Bale, I think napaliwanag ko naman, no, sa inyo ng malinaw. Well, by the way, guys, yung synthetic granite nga pala na nilagay natin to sa design, hindi yun kasama sa costing dahil iba naman ang presyo ng installation nun, ng granite. Dahil madugo din yun kasi sobrang ingat ang kailangan. Hindi yung pwedeng basta ipatong mo lang, okay na. Hindi ganun. Madugo din yun. So, kailangan natin ng skilled worker para sa pag-i-install nun. Dahil isang pagkakamali lang, mababasag na yung ating granite. So, hindi naman mura yon, napakamahal nun. Kaya, kailangan marunong talaga yung gagawa. So, that's it for today's video, guys, no? So, hopefully, nasiyahan kayo. Huwag nyo pong kalimutan na mag-comment, mag-suggest kung meron kayong mga komento, reaction sa video na pinalabas natin ngayong araw na to. So, huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa channel namin dahil marami pa aming video tutorials na
na i-upload para sa inyo. Ngayon, tignan nyo na lang po sa description box yung link kung paano nyo kami makukontak. Kung order kayo ng mga modular cabinet or built-in cabinet or magpaparenovate kayo ng bahay nyo. Free estimate, free quotation, free ocular visit. Okay, so tawag na to. Maraming salamat sa panonood.